Rich, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online kasama si Kuya, Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Bilis ng panahon. Miyerkules na. Ikasampu tayo ngayon ng Hulyo 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Bakit ganun? Kulubot pa rin. Offshore bank accounts ng COMELEC na naiimbisigahan ng isang kongresisma, Chairman Garcia, pumalag sa demolition job. Dalawang awil na pulis na itinuturong utak sa pagpaslang sa magkasintahan sa Tarlac. Kakasuhan ng murder. Ilang jeepney driver humihirit ng taas pasahe sa harap ng patuloy na pagsipan ng presyo ng produktong petrolyo. PNP nilinaw na hindi sinibak ang 19 na station commander ng Davao City dahil kay Pastor Kiboloy. Kano inaresto sa isang hotel sa Davao City habang kasamang 4 na babae? 3 dito, minor de edad. 2 Vietnamese arestado sa ilegal na baril, drugs at ito po sa isang bar sa Pasay City. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Sa detalye, nais paimbestigahan ni Sagip Party Representative Rodante Marcoleta ang umunoy 49 na offshore account na iniuugnay sa isang opisyal ng Commission on Elections of COMELEC. Ayon kay Marcoleta, pawang mula sa Singapore, China, Hong Kong, Caribbean at North America ang naturang mga account na naglalaman ng halos $15.2 million o halos 1 billion pesos. Aabot naman sa $2.1 million o katambas ng 120 million pesos ang ipinadala mula Korea sa pagitan ng June 2023 hanggang March 2024. Dahil dito na ispagpaliwanagin ng kongresista ang COMELEC. Aminado ang kongresista na nasa proseso pa sila ng verifikasyon ukol sa mga nabanggit na account. Maring pinabulaan na naman ni COMELEC Chairman George Garcia ang umunoy halos 1 bilyong pisong deposit mula sa South Korea na natanggap niya sa kanyang foreign bank accounts. At ay matapos na ihayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na may isang opisyal ng COMELEC ang nagmamay-ari ng kabuang 49 na offshore accounts at mga inari-arian sa ibang bansa. Lumutang ito sa gitna ng paghahanda ng poll body para sa 2025 midterm elections kung saan pangungunahan ng South Korean PM na Miro ang automated counting machines para sa botohan. Pero sa kabila ng alegasyon, tiniyak ni Garcia, wala siyang anumang foreign account. O yun, wala siyang natatanggap dun sa foreign account. Bilang patunay, hiniling ng COMELEC chair sa mismong National Bureau of Investigation na tingnan ang naturang alegasyon. Sinabi ni Garcia na ang paratang ni Marcoleta ay bahagi lamang ng patuloy na demolition job ng mga taong tutol sa kontrata sa Miro System. Nananawagan naman si Garcia kay Marcoleta na i-verify muna ang anumang impormasyon bago gumawa ng akusasyon. Humihirit ng 2 pisong taas pasahe ang mga tsuper sa gitna ng ilang linggo nang walang humpay na taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga tsuper, talong-talo na sila sa sobrang mahal ng krudo ngayon na sumipang muli sa 4th na linggo. Presyuhan ng krudo. Ano man po? Kahit mga 2 piso, gano'n? 2 piso. Ano, hindi naman po tayo dumi sa diesel. Natatalo po, ano? Opo.
kaday ko dyan, kaya ng diesel ko yan eh. Kaya naman sa kanila, nagbabawas na ng biyahe sa isang araw dahil mas malaki lamang raw ang gastos nila sa diesel kaysa na iuwi nilang kita. Kaya naman pakiusap nila gawan sana ng paraan ng gobyerno upang hindi sila panay nalalatayan sa serye ng oil price hike. Ang taas, siyempre, yung traffic. Ginagawa namin, imbis na kikita ka ng makakaikot ka ng lima, magiging tatlo na lang sa sobrang traffic. Ginabawasan po ninyo? Hindi, pag traffic, minsan kami, inuwi na lang namin. Oo. No. Kasi minsan wala ka rin masakay. Tapos traffic pa, tas ko lang kurudo, uwi mo na lang. Pasampahan ng kasong murder ang dalawang dating pulis na nasibak sa serbisyo at iba pang mga suspect sa pagpaslang sa Pampanga beauty queen na si Geneva Lopez at sa boyfriend nitong Israeli na si Yitzhak Cohen. Kabilang sa mga pulis na kakasuhan, sina Michael Giang na maling mastermind sa pagpaslang at si Romel Abuso. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Leo Francisco, lumabas na planado ang pagpatay sa mga biktima na nag-ugat sa away sa lupa. Patuloy naman ang investigasyon sa krimen at pagkalap ng sapat na ebidensya na susuporta sa kaso laban sa mga suspect. Nilinaw ng Regional Police Office 11 na hindi sinabak sa pwesto ang 19 na station commander sa Davao City. Sa panayam ng DCR at ng radyo natin, sinabi ni Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson ng PNP Region 11, na reassign lamang ang naturang mga pulis sa iba't ibang police station. Bahagi pa rin ito ng reshuffle sa PRO 11. Iginit din ni De La Rey na walang kinalaman ang pagka-relieve sa mga naturang opisyal sa nangyaring bigong pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy noong June 10. Bahagi lamang anya ito ng trabaho ng regional director sa pagbalasa sa mga opisyal ng kanilang hanay. Ang nangyari naman po sa 19 station commanders ng Davao City Police Office, nang sila po ay na-relieve sa kanilang posisyon, ay na-assign naman po sila within Police Regional Office 11 pa rin naman po. Wala po silang issue, walang kaso, at hindi rin po siya politically motivated or personally motivated. Sa trabaho lang po yung regional director natin. Ang part po sa duties niya and work is to assign or reassign police officers sa kung saan po gusto niya na sa tingin niya ay mas nakakabuti sa isang lugar po. Samantala, nananawagan naman si Interior and Local Government Secretary Menor Abalos ay Pastor Apollo Kibuloy na hikayatin ang kanyang mga kasamahan at mismo si Kibuloy sumuko na sa mga otoridad. Ginawa ni Abalos ang apila sa panayam ng DCRH matapos na ihag nito na meron ngang 10 milyong pisong pabuya na alok para sa mga malalapit nitong kaibigan na nais tumulong upang agarang mahuli si Kibuloy. Ayon sa kalihim, kung talagang naaawa si Pastor Kibuloy sa kanyang mga tagasunod, dapat nang tapusin ang pagtatugon nito at sumuko. Sinabi pa ni Abalos na kung wala talaga siyang kasalanan, mas makabubuting humarap siya sa korte at depensahan ang kanyang sarili. Matatandaan na inisyuhan na ng arrest warrant si Kibuloy dahil sa kasong sexual abuse at qualified trafficking of minors. 13 minuto na makalipas ang alas 4. Mga plano sa ekonomiya ng bansa inilatag ng economic team ng Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Rose Baviera. Rose, good morning. Nagpulong ang mga economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos para talakayin at ilatag ang plano ng administrasyon para sa pangangalaga ng ekonomiya ng bansa sa patuloy nitong pag-recover sa epekto ng pandemya. Ayon sa kalihim ng Department of Finance na si Ralph Recto, nananatiling food security ang prioridad ng Marcos administration. Kaya patuloy ang efforts ng gobyerno aniya na tugunan ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin.
Ang inflation din kasi ang itinuturing basehan ng paggawa ng polisiya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakakaapekto naman sa iba pang aspeto ng ekonomiya tulad ng pamumuhunan, pagpapautang at trabaho. Pagbibida ni Recto, naging matagumpay ang pagpapatupad ng hakbang na ibaba ang taripa ng bigas mula 35 hanggang 15%. Malakian nila ang tulong na ito sa mga mamamayan at inaasahan na maramdaman na nila sa pagsapit ng Agosto. Paninigurado ni Governor Elio Molina Jr., inaasahan ang patuloy na pagbagsak ng inflation rate sa kabuuan ng taong ito. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, ang pagpapaigting ng investment at export sa bansa ang isa sa mga nakitang paraan ng ahensya upang maging future-proof ang pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Dagdag naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, ang mga investment mission ni PBBM ay nakatutulong sa pag-promote sa Pilipinas bilang strategic investment destination. Gayun din ang pagde-develop ng presidente ng mga investment-friendly na polisiya at sa pag-apply ng mga pagbabago sa regulasyon at restriksyon nito. Sa ngayon, patuloy ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya sa pagsusulong ng mga inisyatibo upang makaangkop ang bansa sa mga plano ng papaunlad ang ating kalakalan at ekonomiya. At sa isang recorded video message, pinabatid naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na suportado ng ahensya ang mga effort na ito ng gobyerno. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Rose. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, aabot naman ng 140,000 na mga manggagawa ang nanganganib na mawalan ng trabaho oras na ipatupad ang 35 peso wage increase sa National Capital Region. Mata ito sa pagtaya ng Socio-Economic Planning Secretary na si Arsenio Balisacan. Matapos ihayag na posibleng palalain lamang ng dagdag sahod ang unemployment rate sa Pilipinas. Sabi pa ni Balisacan, mas malaki ang bilang ng posibleng mawalan ng trabaho kung pamayag ang gobyerno sa hirit na mas malaking dagdag sweldo. Naniniwalaan niya siya na mayroong bagong trabahong magbubukas resulta ng mga investment na dumarating dahil naman sa paglago ng ekonomiya. Oy, mga misis! Amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Bita pa ng Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Showbiz muna tayo. Aba, si Julia Montes. Pangarap makasama sa isang proyekto ang best friend na si Catherine Bernardo. Detalye ng balita mula kay Morley Aliño. Morley, good morning. Proud na proud si Congressman Richard Gomez sa kanyang unika iha na si Juliana Gomez dahil in 2 weeks ay gagraduate na raw. Kaabang-abang itong sa darating na eleksyon dahil napapag-usapan na ang pagbabalik ng Star for All Seasons. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! At 17 na makalipas ang alas 4 ng umaga. May mga ospital sa Pilipinas na nag-aalok ng plastic surgery sa mga kriminal upang matulungan silang makaiwas sa pagka-aresto. Ito naman ang iniulat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos salakayin ang isa sa mga naturang ospital sa Pasay City. Nakumbiska mula sa ospital ang ilang hair transplant tool, dental implant, skin whitening IV drip, at maging isang hemodialysis machine. Sinabi ni Winston John Casio, nagkapagsalita ng PAOK, maaring makalikha ng tila isang bagong individual gamit ang mga gamitang natagpuan sa naturang ospital.
Sa pagsalakay, naaresto din ang tatlong Chinese Vietnamese doctors. Isang Chinese pharmacist. Meron pang Vietnamese nurse. Parehong mga walang lisensya para magtrabaho sa Pilipinas. At ay sa ulat, kabilang sa kanilang mga kliyente ay mula sa online casino at na illegal ding nagtatrabaho sa Pilipinas. Sa ngayon, may binabantayan silang dalawa pang kaparehong ospital na pinaniniwalaang 4 na beses na mas malaki kaysa sa ospital sa Pasay. Maganda umaga, Pilipinas! Binti minutos na makalipas ang alas 4 na umaga. Ay mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot na ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mansya. Based on test sa chocolate, mud and sebonon cotton, gawa po ito ng ACS. Pagbubukas ng palarong pambansa sa Cebu. Aba, hindi sinipot ni Vice President Inday Sara. Detalye ng balita mula kay Dodi Ladrera. Dodge. Pagbubukas ng palarong pambansa dito sa Cebu City, subalit hindi naganap ang inaasahang pagtatagpo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kapwa imbitado ang dalawang matataas na opisyal sa pagdiriwang ng opening ceremony. Ngunit ang Pangulong Marcos lamang ang dumalo. Samantalang si Vice President Sara Duterte, bagamat kumpirmadong narito sa Cebu City, nagpa siya itong magpunta sa Santo Niño Basilica Church upang mag-alay ng dasal para sa tagumpay at mapayapang pagsasagawa ng mga sporting events sa Palarong Pambansa 2024. Ang nasabing pagtitipon sana, ang muling pagkakataon para sa kanilang pagtatagpo matapos ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim naman ng Department of Education. Subalit sa kabila nito, patuloy pa rin ang suporta ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa mga kabataang atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa. Report mula sa Cebu City para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dodi Ladrera. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat, Dodi. Maganda umaga, Pilipinas! Hinihintay na lamang ng Department of Health, ang Department of Budget and Management na mag-issue ng Notice of Cost Allotment para sa huling tranche ng COVID-19 allowance na ibibigay sa mga health worker. Sa pagdinig nitong Lunes ng House Committee on Appropriations, tinanong ni Bulacan Representative Salvador Plato ang kalagayan ng COVID-19 allowance. Sinagot naman ito ni Health Secretary Ted Herbosa at sinabing natanggap na ng Department of Health ang Special Allotment Release Order o SARO. Hinihintay na lamang nila ang Notice of Cash Allotment o NCA na inaasahan namang matatanggap ngayong Linggo. Kapag na-issue na ang NCA, sabi ni Herbosa, may padadala na sa mga regional offices ng DOH ang mahigit sa 27 billion pesos na pondo para sa mga healthcare workers. Sa kabuuan, gumastos ang gobyerno ng 103 billion pesos para sa COVID-19 allowance sa mga healthcare worker. Mag-asawa na dating leader ng Communist Terrorist Group, natimbog naman sa Baguio City. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41, na imbag na bigat, Romy. Binakit ng mga otoridad sa Baguio City ang mag-asawa na pawang dating leader ng Communist Terrorist Group. Sa bisa ng standing warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 11479 o Anti-Terrorism Act at arson, ang naaresto ay ang 47 anyos na nakilala si Anjo
o Islao at ang kanyang 42 anyos na asawang si Anya o Niña na pareho nakatira sa San Jose City, Tacloban City. Inirekomenda ng hukuman ng ₱72,000 piyansa sa mag-asawa para sa kasong arson, subalit walang inirekomendang piyansa sa kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act. Batay sa report kay Baguio City Police Office City Director Police Colonel Francisco Bulwayan Jr., ang dalawang akusado ay sumapi sa Sub-Regional Committee ng Emporium sa Eastern Visayas Regional Party Committee ng Communist Terrorist Group na nag-ooperate sa Eastern Visayas noong 2018. Apat na taon silang nanatili sa Kilusan bago sila lumisan sa grupo. Si Anjo ay dating kalihim ng komite at education at finance officer naman. Ang kanyang asawang si Anya. Si Anjo ay isa sa mga leader na sangkot sa notorious harassment activities sa Northern at Eastern Samar. Nasangkot rin ang mag-asawa sa pagsira sa mga government properties sa Samar. Mula sa Angeles City, lumipat at tumira sila sa Baguio City at palipat-lipat sa iba't ibang barangay sa loob ng 4 na buwan. Ang kanilang pagkakaaresto ay resulta ng magkatuwang na pagsisikap ng Baguio City Police Office, Regional Intelligence, Southern at Northern Leyte Regional Intelligence Unit at iba pang unit ng Philippine National Police. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy. 25, makalipas ang alas 4. Mga mamis, tuloy po ang laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test sa chocolate, matted sebum ng cotton, gawa po ito ng ACS. SK kagawad na binata na may malubhang karagdaman, nagbigti sa Binalonan, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating makababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Tinitil ng isang SK kagawad ang sarili nitong buhay sa pamamagitan ng pagbibigti dahil sa umano may malubha itong sakit. Sa ulat ni Chief of Police Major Sinan Paiking, alauna 35 ng madaling araw kahapon, nagresponde ang kanyang mga tauhan sa Barangay Santo Niño, Binalonan, kung saan ang biktima ay nakilalang si Jefferson Flores, 22 anyos residente ng nasabing lugar. Sa investigasyon, nabatid kaya Jason Paringit, kaibigan ng biktima, na nakapag-message pa ito sa kanyang messenger at sinasabing magpapatiwakal na siya. Kaya agad na sumugod sa bahay ng biktima si Jason at pagdating sa bahay ng biktima ay bumungad ang nakabitin tong katawan sa kanilang stock room. Agad ipinagbigay alam ni Jefferson sa pamilya ni Jason at isinugod sa Ordaneta District Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival na ni Dr. May Catherine Bicay. Nabatid ng mga investigator sa pamilya ng nasawi na dumaranas ito ng matinding sakit na lung cancer. Tumanggi na ang pamilya Flores na ipasailalim sa autopsy ang bangkay dahil sa kumbinsido sila na walang foul play sa pangyayari. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Salamat, Freddy. Pinahigpitan ng House Committee on Appropriations ang pagpapatupad ng No Balance Bill o NBB policy sa mga pampublikong ospital. Sa pagdinig ng komite, iginiit ni Samar o Northern Samar Representative Poldasa na dapat sakop nang nasabing pulisiya ang mga pasyente na nalagay sa pribadong kwarto dahil walang bakanteng ward. Dapat din anyang siguraduhin ng Department of Health na malinaw sa mga ospital ng gobyerno ang naturang pulisiya dahil magkakaiba umano ang pagkakaintindi ng iba't ibang ospital. Dahil dito, nagmusyon si Iloilo First District Representative Janet Garin na atasan ni Health Secretary Ted Erbosa na magpalabas ng administrative circular upang giit ang pagpapatupad ng no balance billing para sa mga may hirap sa lahat ng ospital ng pamahalaan na kaagad namang inaprubahan ng komite. DA Region 11, nilinaw na walang shortage ng bigas sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. Jun, good morning.
Mayong buntag usab, Kuyang Angel, itinanggi ng Department of Agriculture o DA sa Davao Region ang laganap na isyo na kakulangan ng bigas sa lungsod ng Davao. Matapos mailang netizens ang nagpost na maraming tao ang nagsisiksikan sa labas ng tindahan ng bigas, kung saan sinabi sa caption nito na marami na ang nagkagulo dahil maraming tindahan ang walang supply ng bigas. Ngunit ayon sa Department of Agriculture, hindi na makikita ang Facebook post na iyon. Dagdag pa ng ahensya na ayon sa kanilang monitoring at datos na nakuha sa kanilang mga partner agencies ay walang kakapusan sa supply ng bigas sa Davao City, kung saan hindi totoo ang ipinost sa Facebook. Kinumpirma rin ng National Food Authority 11 o NFA na may tamang buffer stock ng bigas dito sa Davao. Hinihikayat din ito ang kooperasyon ng publiko na mag-report sa mga otoridad kung mayroong anumang illegal na aktibidad, partikular na ang pag-iimbak ng bigas, pagmamanipula ng presyo na isang paglabag sa Republic Act 7581 o The Price Act. Mula sa Action Radio Davao, June Suter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Magandang salamat, June! Uy, tatlong linggo na lamang ang natitira, ha? Bago ang huling araw ng deadline, July 31 po yan. At nananawagan po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa lahat ng mga photography enthusiasts. Yung mga mahihilig sa photography, isumite ang final entry para sa 2024 Pagcor Photo Contest na ang tema ay Harvest Time. Ito po eh pagpaparangal, pagkilala, pagpupugay sa mga magsasaka, mga manging isda, sa mga nasa livestock sector, o kahit yung mga nagtatanim po ng halaman. Ang mga interesadong amateur at professional photographers ay merong hanggang alas 10 ng gabi ng July 31 para isumite ang kanilang mga entries. Maaring ilarawan sa mga image ang dedikasyon ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang mga manggagawa na tumutulong sa food production sa pamamagitan ng pag-ani ng kanilang paninim hanggang produktong seafoods. Ayon kay Pagcor Chair Altenco, iniimbitahan niya ang lahat na hindi pa nakapagsusumite ng kanilang mga entry. Simula nang i-upload ito sa pamamagitan ng Pagcor website dahil palapit na ng palapit ang deadline, July 31. Naglaan ang Pagcor ng 2.23 million pesos na total cash prizes para sa nasabing photography contest na nagtataguyod sa mayamang tradisyon ng bansa. Nako, 37 anyos na latero. Nakuryente naman sa Abukay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH 37. Danny. Minalas na makuryente at mahulog pa mula sa pangalawang palapag ng ginagawang bahay ang isang 37 anyos na latero dahil na kanyang agarang kamatayan. Ang insidente ay naganap sa Barangay Salyan, Abukay, Bataan alas 10:10 ng umaga kahapon. Sa ulat mula sa Abukay PNP, ang biktima na nasawi ay kinilala ito na si Edgar Cruz, 37 anyos, residente ng Barangay Umboy, Abukay, Bataan. Habang umano naglalatero itong biktima sa bubong sa ginagawang bahay sa pangalawang palapag ay aksidenteng nadikit ang ulo nito sa live wire na biglang tumayo. Sa lakas umano ng bultahe ayon sa mga residente sa lugar na nakakakita sa pangyayari, itinulak ito ng kuryente dahilan para mahulog mula sa pangalawang palapag na una ang ulo. Nagawa pa itong isugod sa ospital ng mga responding rescue medic, subalit dead on arrival. Umani naman ang pakikiramay ang nangyari sa biktima. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Comilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May ingat po tayo sa ating pong mga ginagawa, ha? At sa mga may lakad, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagbilian. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol. Gamit po yan ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga barbero, mga kumadrona. For sponge bathing and other cleansing purposes, Family Rubbing Alcohol. Parang DZRH yan. Subok na sa mahabang panahon.
mabibili sa namang butika at convenience store nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Kabalikan muna natin si Morley Alino. Yung bang si Catherine Bernardo eh gustong makasama ni Julia Montes. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, hindi natin ikukumpirma ang balitang ito, pero usap-usapan na si Tom Rodriguez ay palihim na lumabas ng bansa na kung saan ay muling bumalik ito sa Arizona, USA. Hindi upang kitain ang kanyang pamilya lang, kung hindi para suportahan ang di umano ay ang manganganak niyang jowa, as in non-showbiz girlfriend. Bago pala bumalik sa Pilipinas, itong si Tom ay meron siyang napakagandang girlfriend na nabuntis di umano ng nasabing aktor. Tulad ng unang sinabi natin, hindi natin ikukumpirma ang balitang ito as long as na hindi nagsasalita si Tom Rodriguez kaugnay sa pagkakaroon niya ng bagong jowa. Kaya doon sa mga umaasang magbabalikan pa si Carla at si Tom, abay wag nang isipin pa dahil napakalabong mangyari iyon. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH for 7, Morley Alino. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuyang Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Eh, mag-chocolate ka na lang, Ray, ha? Ah, ito. Ay, Jesus, may Ginoo. Ah, siya, sige. Doon ho sa mga pauwi ng Pilipinas, wag na ho kayong magbaon ng tsokolate pabalik, ha? Dito na kayo bumili. Oo, bili kayo ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material po ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang mga magsasaka, mga magniniyog dyan po sa Quezon, meron na ho silang ipinagmamalaking tangerine chocolate. Ayan. Yan po yung kanilang brand ng tsokolate. Available sa 0919-0955-935. Meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate, ha? Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ayan. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino pong magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ang tangerine chocolate po eh gawang lokal but taste and looks global dahil ito'y tinulungan ng Department of Trade and Industry at ng Department of Science and Technology. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Ay, magandang umaga muna sa mga taga San Diego, California. Kanina pa nag-aalala si Kuya Manny. Si Boss Manny at saka si Tita Cora, si June at saka si Ma'am Loy, at saka si Ate Art, Ate Art, Kuya Art at saka si Ate Linda. Alam pa palit. Napagtiyagaan niyo muna. Oy, at saka nandiyan din si Chairman Roland Paulino sa San Diego, California. Ayan, magpupulong sila para sa concert. 36 na makalipas ang alas 4 na umaga. RH number 1 Alamiga, Pilipinas. Ay, teka muna, may babati din sa atin ng happy anniversary. Imported to, ha. Ang ambassador po ng embassy ng Israel sa Pilipinas, si Ambassador Ilan Flos. Shalom, I'm Ilan Flos, the ambassador of the State of Israel to the Philippines. It is my pleasure and honor to join you in celebrating the 85th founding anniversary of the DZRH Manila Broadcasting Company. For 85 incredible years, this oldest and largest radio station in the Philippines has been a beacon of news and information that keep us updated in our everyday lives. It is so important in keeping our communities together and keeping us updated on accurate news and information on what's happening here and around the world. Mazal tov to everyone at DZRH on this remarkable milestone. I wish you many more years of excellence in broadcasting. So a happy 85th anniversary, and thank you for keeping Israel and the Philippines connected and the Israeli and Filipino people together. Shalom, salamat, mabuhay, toda. Maganda
Umaga, Pilipinas. Renta na makalipas ang alas 4 ng umaga, umabot naman sa 3,167 na mga kwalipikadong benepisyaryo sa Leyte ang nakatanggap ng tulong pinansyal, mga bigas sa ilalim ng dalawang programa ng administrasyon na naglalayong tulungan ang sektor ng lipunan sa kinakaharap na hamon tulad halimbawa ng mataas na halaga ng bilihin. Sinabi ni Speaker Ferdinand Martino Mualdez na ang naturang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng CARD program o yung Cash and Rice Distribution ng DSWD at tulong panghanap buhay sa ating disadvantage at mga displaced program. Ito yung tupad program ng DOLE. Si Speaker Romualdez ay kinatawa ni Attorney Mark Stephen Reyes, ang kanyang District Chief of Staff. Isang estudyante naman, malubaan lagay sa ospital matapos pagsasaksakin ng kainuman sa Southern Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32 Jimmy. Nagsasaksak ng kanyang kainuman matapos ang mainit na pagtatalo critical sa ospital sa bayan ng Yonangan, Southern Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Nuning, 24 anyos estudyante, residente sa Hinunangan. Nakilala naman ang suspect si alias Ian, 38 anyos, may asawa, sound technician, residente rin sa naturang barangay. Nangyari ang insidente alas 4 ng madaling araw sa barangay Poblasyon sa bayan ng Hinunangan. Sa investigasyon ng PNP ang biktima at suspect kasamang kaibigan, nag-inuman sa isang disco bar na pagmamayari ng isang konsyal, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa. Dahil na kumuha ang suspect ng patalim at pinagsasaksak ang biktima, tinamaan 4 beses sa katawan. Dahil malubha ang lagay sa ospital, ng biktima ay tinakbo sa Eastern Visayas sa Medical Center Tacloban para malapatan ang kakulang lunas. Voluntary namang sumuko ang suspect sa kapulisan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala. Oy, pwede na tayo mag-ultabayo, ha? Ang ultabayo, anytime, pwede nating i-take. Pero ang sabi ho ng mga dalubasa, mas magandang dalawang kapsula bago matulog para ma-rejuvenate tayo. Ang ultabayo ay postbiotic with lactococcus lactistrain plasma. Galing po ito sa Japan, inaral ng mga dalubhasa. At ang bawat capsule po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactistrain plasma. Alam nyo, kwentong kutsero yan, dumaan ho yan sa clinical trial. Mahabang clinical trial ng mga hapon. At doon nila napatunayan na pag pumasok po ang postbiotic sa katawan, ina-activate po nito yung plasma, ito yung dendritic cell o PDC. At yan po yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nagkakaroon tayo ng bagong lakas sa kinabukasan. May sapat na sigla para malabanan ang stress, pagod at puyat. Aba, mag-ultabayo. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang naggaling po ito sa Teoxys Health Ventures. Kung may mga katanungan po, pwede kayo magtanong sa 0917-110-6580. Meron din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, PassMed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Apat na po't apat na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. Aba, si Mayor Alice Guo. Nakatatanggap umano ng buhay kaya nakatatanggap ng banta sa kanyang buhay kaya ayaw nang dumalo sa Senate hearing. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpaan sa RH28. Raymond. Maliban sa usapin ng kanyang kalusugan ay bebanta na din daw sa buhay ni suspended Mayor Alice Guo kahit hindi na ito dadalo sa hearing ng Senado. Siya ay nagpadala ng liham sa tanggapan ni Senador Risa Ontiveros ng Senate Committee on Women and Children. Ayon kay Guo, tuloy-tuloy ang mga natatanggap niyang banta sa kanyang buhay na hindi niya maaring baliwalain. Lumala din naman ang kalagayan ng kanyang kalusugan simula nang hindi siya dumalo sa Senate hearing noong June 26.
Nagpakonsulta na din umano ito sa doktor ngunit ayaw nilang magbigay ng medical certificate sa takot na sila ay mapatawag at ipahiya sa Senado. Nahusgahan na rin umano siya sa lahat ng mga akusasyon laban sa kanya at pati ang kanyang personal na buhay ay nalantad sa publiko. Nauna nang nagbanta sina Senador Hontiveros at Senador Sherwin Gatchalian na maglalabas ng warrant of arrest ang komite laban kay Mayor Go sa oras na hindi ito sumipot sa hearing ng Senado ngayong umaga. Para sa Kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dabas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dali naman yan, pag tinanong siya, kailan mo natanggap yung threat sa buhay mo? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Sino kayang nakatanggap? Hindi ko po alam, Your Honor. Alam niya namang isasagot eh. Hindi pa harapin yun. Sagutin kayo ng ganun, papayag kayo. Ikinababahala naman ni Senator Amy Marcos ang paglobo ng urban malnutrition sa bansa. Ito ang yan dahilan kung bakit binuhay ng Senadora ang Nutriban Feeding Program noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Panlaban ito sa malnutrisyon noong dekada 70 na programa ng United States Agency for International Development sa pakikipagtulungan ng Project Tulungan ni dating First Lady Imelda Marcos. Ayon sa Senadora, mahalagang matutukan ang kalusugan ng kabataang Pinoy lalo't dumadami ang malnourished matapos ang pandemya ng COVID-19. Pinayuhan naman ng Senador ang publiko isulong ang urban agriculture. Magaling magtanim ng gulay sa bakuran, lalong-lalo na sa probinsya. Grabe pa ni Senator Marcos, resulta ng pagmahal ng manok ang avian flu at ang pananalasa ng El Nino phenomenon. 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Balikan muna natin si Morley Alinio. Ay, Morley Alinio. Si Gorgie Rula na pala. Anak ni Vilma Santos na si Ryan Christian. Aba, papasukan na rin daw ang politika. Ang politika? Pati si Luis Manzano? Anong latest, Gorgie? Proud na proud si Congressman Richard Gomez sa kanyang unika iha na si Juliana Gomez dahil in 2 weeks ay gagraduate na raw ito sa University of the Philippines sa kursong Public Administration. Pagkatapos yan ay kaagad daw na mag-enroll ang kanyang anak ng master's degree sa Public Administration pero masaya siya dahil gagraduate daw itong cum laude. Heto ang kwento ni Congressman Goma kung kanino ba nagmana ang anak nila ni Orbok Mayor Lucy Torres Gomez. Kanina siya nagmana. Kanina ba magmamana? Siyempre. Ang talino nakukuha sa nanay. Iyan ang masayang kwento ni Congressman Richard Gomez. Posibleng papasukin daw ni Juliana ang politika kagaya ng kanyang magulang pero hindi naman doon nila ito sinasabihan. Si Juliana raw ang magdi-decide kung gusto rin itong pasukin ng public service dahil nakikita naman daw niyang magaling itong makibagay at makipag-uusap sa mga tao. Mula sa Kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga! Pilipinas! Tuloy lang. Todo suporta si Senator Bongo kay Jaime Daniel Nirsa, ang batang atleta na kumakatawan sa Pilipinas sa 2024 Southeast Asian Karate Championship sa Bangkok, Thailand. Sa kanyang paglalakbay sa Thailand, nagpapakita ng potensyal ang mga batang Pinoy athlete na sinusuportahan ng Philippine Sports Commission at sa mga initiative din ni Senator Bongo. Bago ito, malaking problema kay Aling Yvette Nirsa, yung nanay ni Jamie, ang perang gagamitin para suportahan ang pangarap ng kanyang anak. Habang papalapit na ang countdown ng championship, nakakita ng pag-asa ito sa tulong ni Senator Go at ng PSC. Ano, maayos naman. Kaya sige, mag-commercial muna tayo. Alas 4:50. Bago
bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Balitang imported muna tayo. Iniutos ni Indonesian President Joko Widodo i-audit ang data center na gobyerno kasunod ng nangyaring ransomware cyber attack sa mahigit na 40 government agencies. Lubos na ginabahala ng pamahalaan ang nangyari dahil inaming walang data o backup data ang nasa 98% ng naapektuhang government data. Teka, parang Pilipinas lang ito ha. Pero sa kabila nito, tumanggi pa rin silang magbayad ng $8 million na ransom na hinihingi ng hacker para maibalik ang na-encrypt na data. Sa halip, gagawin na lamang daw nila na ang makakaya para ma-decrypt ang nakuhang mga data. Agad namang umani ng batikos ang gobyerno sa inihayag na kawalan ng backup. At least, hindi pala nag-iisang DICT, ano ha? O eh bakit? Sabi nila mas advanced ang Indonesia. Ayon naman sa chair ng First Commission of People's Representative Council, katangahan ang pagkakaroon ng national data na walang backup. Depensa naman ng Communication Information Minister na si Budi Istiady o Istiady. May option naman daw ang government agencies na i-backup ang kanilang data, pero karamihan piniling hindi ito gawin o kaya ay hindi nagawa dahil sa kakulangan ng budget. Ayan ha, lesson learned yan. Baka nakikinig po yung mga taga DICT. At baka mapagaya ho tayo sa Indonesia. Oy, parang nga pala doon sa mga naghahanap po ng magandang investment opportunity. Ha? Ito po yung alok pa rin sa atin, pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term sa housing industry. Yung Severo Mabalacat, Severo Bacolor at saka Samira. Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito pong idadial po ninyo. 0996-501-5555 o kaya yung 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Patuloy tayo sa mga balita. Binisita ng mga anak ni Chris Aquino na sina Bimby at Joshua si First Lady Lisa Marcos sa loob ng compound sa Malacañang Palace. Sa larawang ibinahagi ng unang ginang sa kanyang Facebook account, inasalamatan ito ang pagbisita sa kanya ng mga pamangkin ng yumaong Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa First Lady, ikinatuwa niya ang pagbisita ng mga anak ng aktres na si Chris Aquino na papagamot pa rin po sa Amerika. Ang lalaking tao pala nito, ano ha? Si Joshua, kita ho ninyo, nag-misto lang miniature si First Lady. Kilala ang mga Aquino at Marcos sa pagiging magkatunggali sa politika matapos mapatalsik noon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pagtatapos ng martial law at ang pumalit niya ay si Cory Aquino bilang presidente. Umasyal naman si First Lady Lisa Araneto Marcos kasama si First Lady o dating First Lady Imelda Marcos sa bagong ayos na Marikina Shoe Museum sa Marikina City. Nakasama nila si Marikina First District Representative Maan Chodoro, itinuryong magbiyanan bilang panauhing pandangal sa aktibidad. Nakadisplay sa Natura Museum ang sikat na koleksyon ng 800 na pares ng dating unang ginang. Aba, hindi lang naman pala yun.
Meron din doon yung mga dating mga sapatos ng mga dating pangulo ng bansa, mga senador at miyembro ng gabinete. Layo ng naturang rehabilitasyon na mapaganda ang karanasan ng mga bibisita at matiyak ang pangangalaga ng mahalagang artifact para sa susunod na henerasyon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Maganda umaga, Pilipinas! Babalik po ang ating magandang umaga Pilipinas. Sub muna kay Kong Angel Balmones sa inyong lingkod Quezas Hobson. Unahin muna natin ang ulat panahon mula sa DOST Pag-asa. Nasa linya natin si Ms. Rhea Torres. Good morning, Ms. Rhea. Yes po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw sa kasalukuyan ay nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya asahan po natin ngayong araw magiging maulan or maulan na panahon ang asahan natin ngayong araw dito sa Metro Manila, pati na rin sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at sa Western Visayas. Samantalang sa bahagi naman po ng Central Luzon, asahan din po yung maulan na panahon dulit na epekto ng easterlies. Sa nalalabing bahagi po ng ating bansa dyan po sa west, sa Central at Eastern Visayas, sa Mindanao, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, asahan po natin yung mainit na panahon, although may mga chance pa rin na makakaranas po tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms, o ito po yung mga panandali ang buhos ng ulan kadalasan nararanasan sa hapon o sa gabi. Based po sa ating latest na thunderstorm advisory, as of 4:25 a.m., asahan po natin posible makaranas ng mga pag-ulan sa Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, pati na rin sa Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga, pati na rin sa Zambales sa susunod na 3 oras. Samantalang yung mga areas man po dito sa Metro Manila, pati na rin sa Cavite at Batangas na nakakaranas po ng mga pag-ulan, ay posible pong itong tumagal ng mga 2 oras. So monitor lang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Sa kasalukuyan po ay wala naman tayong binabantayan na low pressure area bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at wala din po tayong gale warning, kaya malayo pa rin po makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa mga posibilidad ng mga thunderstorms o mga biglaang buhos ng ulan sa karagatan. Ms. Rhea, so yung mga pula-pula na nakikita natin sa satellite animation ho natin ay walang bagyo dyan, ano? Pero puro ulan nito eh, ano? Yes po, tama po. So mga kaulapan po yan dulot ng ITCZ pati na rin po ng Eastridge. Na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa din ito, Ms. Rhea? Yes po, tama po. Lalong-lalo na pag na yung mga pag-ulan po na naranasan sa areas ay nasa moderate to heavy, at pag low-lying areas po kayo, mas mataas pa yung chance na makakaranas po ng mga pagbaha. Pero itong mga senyales po na ito ay normal lamang sa tag-ulan at hindi nangangahulugan na ito na ba yung transition ng La Nina po natin? Sa ngayon po, based po sa ating latest na forecast, medyo may delay po yung onset ng La Nina natin, possible October, November, December yung expected na onset pa ng La Nina. So hindi pa rin po natin sa ngayon mararamdaman yung epekto ng La Nina. So common lang po ito dahil during this time of the year po talaga yung ITCC nakaka-apekto po sa ating bansa, at dahil may epekto din po ng southwest monsoon, kaya maulan po talaga yung panahon pagdating sa ganitong time of the year. Okay, maraming salamat, Ms. Rhea. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Yan po si Ms. Rhea Torres mula sa DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa
Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, malugod naman na pinasalamatan ni Caloocan Mayor Along Malapitan si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkakaloob nito ng bagong mobile laboratory bus para sa lungsod na magsisilbing tagapaghatid ng serbisyong medikal. Kabilang dito ang electrocardiogram, x-ray, ultrasound, blood chemistry at urinalysis para sa mga residente ng Caloocan. Ayon kay Malapitan, isa ito sa mga ipinangako ng unang ginang sa pamahalaang lungsod bilang suporta sa mga plano na ayusin ang kanilang healthcare system. Kasabay nito itiniyak naman ng alkalde ang patuloy na pagtaguyod ng mga programa para sa kalusugan ng mga taga-Caloocan at pagpapalawak sa sakop ng mga libreng serbisyong medikal sa lungsod. Samantala, papasukin muna natin ang isang Flash Report! Alas 5:07 ng umaga, meron daw pong nagaganap na hostage taking dyan sa isang convenience store sa Pasay City sa May Malibaya. RH15 Giselle Ricafort. Miki says, sumiklab na ang isang hostage taking dito sa isang convenience store sa Malibay, Pasay City. Ayon sa crew na si Ethan Estocado, nagtagal ng 30 minuto ang pang-hostage ng isang lalaki na sa tansya niya ay nasa 40 anyos sa isang customer na lalaking nasa kanyang 20s pa lamang. Tumambay raw ang suspect sa convenience store nang bigla niya na lamang tunggapan ang customer at sinakal ng hinubad niyang gamit. Pinagkakagat ng suspect ang tenga at mukha ng biktima at ito'y nag-iiyak sa sakit malamang at nagdurugo din kasi yung kanyang tenga. Dito na pumasok yung mga nasa 10 nag-i-bike para sumaklolo sa nagsisigaw at umiiyak na biktima, pero sila naman yung pinagbabato ng alak at mga paninda nitong suspect. Pero dahil nabitawan siya ng suspect ng sunggaban nitong mga nag-i-bike, yung suspect ay nakapumiglas na yung biktima at tuluyang nakalayo sa kanya. Sa ngayon ay isinara na itong convenience store dito sa Malibay sa Pasay City at inaresto na ng Pasay Police ang salarin. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang pangalan, kung sino ito, sapagkat hindi rin pamilyar yung mga nakasaksi dito sa lugar kung sino yung sinasabing ng hostage sa isang customer dito sa convenience store sa Malibay sa Pasay City. Pero ligtas na, Giselle, yung biktima. Yes, Ms. Kisses, ligtas na siya bagamat nagtamu siya ng sugat sa mukha at sa kanyang tenga na nagdugo batay sa mga nakasaksi at salaysay ng ating nakapanayam na crew na si Ethan Estocado. Okay, maraming salamat, Giselle Ricafort. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Deezer H, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Oras natin sa buong Pilipinas, alas 5:09 ng umaga. Standby ho, maya-maya ng kaunti, makakausap natin na si Dr. Terma Mundita Lim, ang current executive director ng ASEAN Center for Biodiversity. Sa pagpapatuloy muna ng ating mga balita, nasa 1,100 pamilya nabigyan ng assistance sa Individual in Crisis Situation o AICS mula sa DSWD Western Visayas Region sa magkakasunod na payout para sa 18 bayan sa lalawigan ng Antique nitong July 9, 2024. Sa pamamagitan ng tanggapan ni Senador Lito Lapid na biyayaan ng nasa 400 benepisaryo ng tig 5,000 piso bawat isa sa bayan ng Tobias Fournier Antique. Sumunod naman na binigyan ng ayuda ng senador ang bayan ng Patnungo na Antique na umabot sa 400 benepisaryo na nabigyan din ng tigli 5,000 piso. Namahagi naman si Lapid ng tigli 5,000 piso din na sa 300 benepisaryo mula sa bayan ng Sebaste, Pandan at Kulasi. Umabot naman sa kabuuang 5.5 million pesos ang napimahagi ng senador sa mga benepisaryo sa buong lalawigan ng Antique, kabilang na ang senior citizens, solo parents, PWDs at mga estudyante. Kasama ni Senador Lapid sa nasabing payout sina Senadora Loren Legarda at Congressman A.A. Legarda ng Antique.
Todo, pasasalamat naman ang mga benepesaryo na ibinigay ng senador na napapanahong ayuda sa kanilang mga pangmatrikula para sa mga anak, lalo na ngayong pasukan at pambili ng pagkain at gamot. Samantala, dakuan na natin, naku, magandang usapan po ito, ano, kaugnay po sa ating kapaligiran at sa ating biodiversity. Nasa linya na po natin ang current Executive Director ng ASEAN Center for the Biodiversity, Dr. Therma Mundita Lim. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din. Yes, ma'am. Good morning po at kamusta po kayo sa magandang umaga ito? Okay naman, Kisses po. Yes. At syempre po, ano, ngayon napapanahon, lalo na po sa mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. Pero ano nga po ba yung estado ng biodiversity dito sa Pilipinas at dito po sa rehiyon po ng Southeast Asia? Well, ang Pilipinas recognized na isa sa mga pinakamataas ang biodiversity sa buong mundo. Mga 8 out of 18 no countries, isa ang Pilipinas doon. So kilalang kilala tayong mayaman, marami tayong mga species na tinatawag nilang ano, yung mga ibon, halaman, hayop na ano, more than 50,000 meron tayo. Tapos kalahati noon dito lamang sa Pilipinas natatagpuan. Tapos iba-iba yung mga ecosystems natin, maraming forest formations. Tapos sa ang ASEAN naman, 1/4 ng species sa buong mundo makikita mo sa ASEAN, kahit na 3% lamang ang ASEAN sa land area, no, compare ng buong mundo. Kaya ibig sabihin noon, mataas pa yung ano, makikitang mga samut-saring buhay, no, dito sa Pilipinas at even dito sa ating rehiyon ng ASEAN. So doon sa napakarami, sa libo-libo po na mga species po dito sa atin, ang dami na pong mga ano, mga endangered dito sa atin. Ito po ba yung mga kabilang na din sa mga kinakaharap po na problema natin sa ngayon? Oo, kahit na mataas ang biodiversity natin, mataas din ang vulnerability natin, no, na maubos ang ating mga species, no? Kasi ang sabi nga nila, very rapid din ang ating development, ang progress natin. So, kung hindi natin mababalanse ang economic development dun sa protection ng ating mga buhay ilang at ating mga ecosystems, talagang mauubos at mauubos yan, ma-overexploit. Tapos may mga illegal wildlife trade pa, yung mga nangongolekta sa ating mga hagubatan na mga iba't ibang hayop at iba't ibang halaman, no, sa gubat, yung mga pag irresponsible kang plantito at plantita, kukuha ka ng mga halaman sa kagubatan natin, syempre eventually mauubos yon. Yan yung mga threats naman ng ating ano, sa biodiversity natin, isa sa mga threats. Tapos yung mga land conversion, yung mga bigla na lang natin pinuputol yung mga mangroves natin para magtayo tayo ng mga resort. Ayan. So pag hindi, yes, kung hindi maganda yung pagpaplano niyan, eventually madedegrade o mauubos ang napakayaman nating samut-saring buhay dito sa Pilipinas. Oo, katulad na lamang, ma'am, nung nangyari doon sa may Bohol, hindi natin alam dito po sa Pilipinas, mayroon na palang resort doon sa mga pinakaiingatang lugar ng ating bansa, ma'am. Oh, correct. Kung hindi maganda yung planning, hindi naman natin sinasabi na hindi tayo dapat mag-develop, pero dapat habang tayo ay nagde-develop, ay sinasayang alang-alang natin yung iba't ibang yung ating yamang ano, yung natural wealth na sinasabi nila. Opo. From 1997 to 2016, ma'am, 120 species pa ng wildlife fauna at 170 species of wildlife flora ang nadiskubre po dito sa ating bansa. At yan po ay pinag-aaralan po sa, hanggang sa ngayon, ma'am. Dito po sa mga nadiskubring ito ay maliban pa po yan do sa mga nauna nang nandito sa ating bansa at nakita natin na mga pinapangalagaan, habang yung iba naman ay mga nawala na rin ho at
hindi na natin alam kung paano pa natin maibabalik, ano? Yung 120, ma'am, mga bago ito at pinag-aaralan pa rin hanggang sa ngayon? Oo. Well, yung iba, yung iba dyan, ito yung mga identified pa lang. Meron mga iba na nako na hindi pa na-identify. Mm-hmm. So, nadidiscover nila, tapos pinag-aaralan, malalaman kung ito ba ay bagong species o hindi. Pero as I speak, marami pang mga species diyan na maaring hindi pa talaga na-discover at hindi pa nakikita yung maaring value nito, kasi lalo na sa mga halaman, no, may mga makikita mo diyan ng mga ano substances, mm-hmm, na maaring gawing gamot, di ba? Yes. Maaring may pharmaceutical value pala. So, o kaya nandiyan pala yung mga sikreto ng ano, nung paano ka magiging mas resilient sa pagbabago-bago ng klima. Na, minsan na andiyan lang sa mga genetic material ng mga bagong discovering mga hayop at halaman. Pero pag hindi natin yan napangalagaan, bago pa yan madiskubre, na nawawala na. So yun minsan yung hindi natin na-appreciate. Totoo ka dyan, Dr. Lima, no? Kasi meron tayo mga halamang gamot, yung mga gamot-gamot natin sa ubo, although hindi pa, kumbaga, established at napapatunayan ang bisa talaga ng mga medical experts natin. Pero marami sa ating mga kababayan, lalo dito sa Pilipinas, ano, kapag kami nakitang mga halaman, yan ay sinusubukan, lalo na yung mga gamot sa dengue, panluna sa dengue, o kaya naman ay pantulong sa gamot sa ubo, sa sipo, kahit sa mga pantapal-tapal sa mga sugat, ano, ma'am, dito tayo kumukuha sa ating mga kapaligiran, na. Oo nga, di ba? Mga nakukwento na yan, mga ano natin, mga lolo't lola natin, nakukwento nila na yung mga sagubat, nakakuha lang sila, pipita sila ng halaman, nakakatulong na yun sa mga ubo o sa mga sugat. Pero yun na nga, kung hindi natin to mapangalagaan, diba? Biro, magbibili ka pa ng mga gamot ngayon sa butika, ang mahal-mahal. Pero kung alam natin kung ano yung mga pag-aralan natin, no, yung mga traditional na mga nandyan na, na ginagamit ng mga ninuno natin, ng mga lolo't lola natin na panggamot, diba? Makakapag-produce na tayo ng mga natural na ating sources ng pag-healing, no, sa katawan natin at even sa mind natin, wellness ang sinasabi nila, yung mga iba na nai-stress pag nakakita na sila ng mga green areas, green spaces, mga puno, mga ibon, nakaka-relax yun at nakakatulong din sa mental wellness, hindi lang sa ating physical well-being. More than the plants, ma'am, meron din tayong mga species ng mga hayop, ano, kagaya na lamang ng endangered sa Oriental Mindoro ba yun, yung Tamarawa. At meron pa rin po ba tayong mga nadidiscovering mga bagong hayop na hindi pamilyar dito sa atin sa Pilipinas, hindi pamilyar ang mga Pilipino, hindi pamilyar dun sa rehiyon po sa Southeast Asia? Oo, meron. Yung mga actually, may mga bulaklak na di-discover pa hanggang ngayon, ano? Merong mga sinasabi nila hindi pa identified, mga nepent, yung mga pitcher plant, mm-hmm, na hanggang ngayon may mga nakikita pa silang mga ibang klaseng pitcher plant, may mga medinilya, mm-hmm, na nakikita sila na hindi pa, sinasabi nila na mukhang bago to at pinag-aaralan para maintindihan. Kaya dumadami yung nakakadagdag yon sa number of species natin. Tapos, meron ding mga kahit sa karagatan, meron din. Uh-huh. Yung mga na-discover nilang mga bagong mga nudibranchs, snail na walang shell, mm, na sa dagat. Ayan. Mga na-discover nila kamakailan lang dito sa Sulu-Sulawesi Seas, no, sa Pilipinas tsaka sa Indonesia na dagat. So yung mga shell na na-discover nila noon,
or yung mga shell pala na nasa dagat, meron silang na-discover din na isang gamot na mas potent pa sa morphine. Mm-hmm. Pero hindi siya addictive. So yung mga ganyan na ano, may na-discover kang species, at the same time may kaagapay o may kasama yon na mga substances din na na-discover sila. So kasama na doon sa mga ano, yung mga halaman na nabanggit ko, tsaka yung mga ibang hayop sa dagat at sa at sa lupa. Lupain. Dr. Lim, yung bukod po doon sa ginagawa natin na kapabayaan dito sa ating mga species na ito, doon sa ating kapaligiran po, ma'am, in general, ano pa po ba yung ibang mga suliranin na kinakaharap pa dahilan po upang masira itong ating biodiversity? Well, yun nga, nasabi ko kanina, no? Kasi pag kulang appreciation mo na minsan kasi na sasabihin natin nandiyan lang sa tabi-tabi natin yung mga hayop at halaman, lalo na sa probinsya, no? Mm-hmm. Minsan wala, kulang sa appreciation ang mga kababayan natin. So nangyayari yun na nasisira, nagtatapon ng basura kung saan-saan, hindi natin alam na nakakaepekto na pala yun. Tapos yung mga pagkolekta ng mga ano, ng mga halaman sa gubat, tapos at saka yung mga ano, mga hayop, hinahunt nila o pinopoach yan, tapos hindi sustainable yung paggamit natin o pag-collect natin ng mga resources natin, biological resources, eventually mauubos yan, hindi sila makakapag-propagate fast enough para yon ay ma-replace, no, yung mga kinukuha natin. So importante talaga na may consciousness tayo. Mm-hmm. So kung paano sustainably use ang ating mga ang biological resources natin, kung ano, dapat alam din natin kung ano yung mga native na species natin. Kung gusto natin mag-restore ng ecosystem natin, dapat alam natin na kung ano yung dapat itanim. Ano yung tamang puno na dapat itanim sa tamang lugar. So yun yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin, kasi yun na nga, tayo rin naman ang, kung hindi natin responsibly maaalagaan ang ating kapaligiran, dapat at least maging bahagi tayo ng solusyon para ma-restore ito. Ma'am, para sa mga ordinaryong mamamayan, lalo na ho yung mga kabataan natin ngayon na gustong makiisa para mapangalagaan ng ating kapaligiran, ma'am, ano po yung mga pwede pa nating gawin in simple ways para po dito sa ating pangangalaga sa ating biodiversity? Okay, well, yung una, nabanggit ko na yung mga simpleng huwag magtapon ng basura kung saan-saan, itapon ng mga basura sa tamang lugar, mm-hmm. I-share ang mga information kung may mga kabataan tayong nakikinig ngayon o sa mga programang katulad nito. Maganda rin na i-share nila ang kanilang mga natututunan sa mga yung mga educational programs tungkol sa ating samot-saring buhay. At pagkatapos, sumama sa mga ano, sa mga kampanya ng ASEAN Center for Biodiversity. Minsan ay nagko-coastal cleanup kami, at isa pa, meron kaming mga zooming in for biodiversity, mga photography competition, yeah, na kung saan nagkakaroon ng ano, ng opportunity ang mga kabataan natin na kumuha ng mga litrato ng mga ating mga magagandang kapaligiran, ang ating mga protected areas, yung ating mga species, at sa pamamagitan ng pagsali sa mga information campaign ng ASEAN Center for Biodiversity at ang ating mga at iba pang mga ano, mga mahalagang mga initiatives, mm-hmm, ng Pilipinas, no, ng DNR, kung makakasama sila,
opportunity yon para matuto at mag-share din ng knowledge. At kung mas mataas ang appreciation mo, mas marami kang magagawa. Mas madali kang madali kang maging bahagi ng paglilinis at pagpoprotekta ng ating biodiversity or ang ating samot-saring buhay. Lalo na, Doktora Lima, no, marami ako nakikita sa social media. Yan yung may nagti-TikTok, meron nagfe-Facebook, meron yung mga may mga vlogs. Meron akong mga sinusunda na mga individual na inclined sila sa ganito. Sila po ba po pwedeng makatulong? Tapos meron po ba tayo mga pa-contest para sa mga ganyan, ma'am? Yes, Kisses, yung zooming in, yun yung isa sa mga pa-contest namin sa photography, zooming in for biodiversity. Tapos, yung mga meron kaming programa para sa youth, ang tinatawag namin yung ASEAN Youth Biodiversity Program. At yun yung mga, tinitingnan natin yung mga talento, may mga young storytellers tayo. Isa na dyan, si Celine Murillo, na napaka... Oo. Sikat na ngayon, alumni ng namin yan, ng program sa kabataan. At yung magaganda yung kanyang kanyang mga vlog sa TikTok at nagiging viral na yung kanyang learning program, no, tungkol sa mga iba't ibang species dito sa Pilipinas. Nabanggit at hindi lang si sa Pilipinas yon, meron din sa ibang ASEAN region din. Nabanggit mo, ma'am, si Celine Murillo, ma'am, isa sa mga isa sa mga fina-follow ko yan at ang dami-dami ko ng mga natutunan dyan kay Celine Murillo. Yung Mr. Ho niya yun, nagkukuha ng mga photos, tapos si Miss Celine yung nagkikwento kung ano yung halaga, ano yung halaman na yan, na kahit ako na sa edad ko ay wow, napapawawa ko na ay may ganito pala tayong halaman, ay may purpose pala yung halaman na yan o yung mga ganyang species na nakikita natin sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Oo, di ba? Minsan nakakagulat na yung mga ibang kababayan natin, nalalaman nila na ito pala ay dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Mm-hmm. So, pagka ganun, mas may appreciation ka, may national pride ka, di ba? Na mas alam mong dapat pangalaga. Kasi pag nawala sa Pilipinas yun, wala na rin yun sa buong mundo. Kasi extinct na siya. So, dapat alam natin. Tsaka kung alam mo kung ano yung gamit nun, malaking bagay. Uy, pwede pala itong gamitin pang para sa mga lagnat, yung mga ganyan. So, pagka mas ma-appreciate mo yon o masustansya pala to, pwede kainin o pwede pala tong pang-asim, no, imbes na bumili pa ako sa grocery ng artificial ng mga seasoning. Pwede na palang gumamit nito sa na pang-asim, yung mga ganon. So malaking bagay yung ganyang awareness raising campaigns. Okay. Once again, Doktora Lima, pwede niyo pong imbitahan yung ating, lalo na yung ating mga kabataan dito sa mga activities po ng ating samahan para po dito sa pangangalaga, lalo na itong zooming in on biodiversity photo contest and TikTok. Ma'am, saan po namin po pwedeng makita yung mechanics, paano sumali, yan, ma'am. Okay. Pwedeng makikita ka agad yan sa website namin, sa ASEAN Center for Biodiversity. I-search nyo lang yon. At merong details doon tungkol sa zooming in. Meron din sa Facebook page namin. So, pwede nyong makita yung mechanics nitong zooming in. Hanggang August 31 na lang yung submission ng mga photos. So, inaanyayahan namin ang lahat ng mga kababayan natin, mga kabataan para lumahok dito, no, at mabigyan kayo ng pagkakataon para ma-appreciate nyo ang beauty at ang kagandahan ng ating samot-saring buhay sa Pilipinas at sa ASEAN region. Ang isa-search lamang po ay ASEAN Center for Biodiversity. Yes. Okay. I-search na lang 'yon para makita yung website namin. Okay, maraming salamat, Dr. Teresa Mundita Lima, ang current executive director po ng ASEAN Center for Biodiversity. Muli, marami po kaming natutunan sa inyo.
Salamat din, kisses. And, magandang umaga. Sa susunod mo, makakasama niyo na si Kong Angel Palmones. Medyo na nakit lamang ho ang lalamunan ni Sir Angel at hindi makapagsalita ng maayos. Okay lang, okay lang. Okay. Maraming salamat muli si Mama Teresa Mundita S. Lima, ang ating nakapanayam sa oras na ito. Maganda umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, pinabulaan na naman ng Pilipinas ang akusasyon ng China na nagdulot umano ng pagkasira ng coral reef. Kanina lamang pinag-uusapan natin ang biodiversity at mga hindi napapangalagaang kalikasan. Ito po, may akusasyon po ang China na ang BRP Sierra Madre ang dahilan po ng pagkasira ng coral reef system sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Pero yan po ay pinabulaanan ng Pilipinas. Kaugnay po nito sa ulat po ng Chinese state-owned media Global Times na natuklasan daw ng Chinese expert na naturang barko ang sumira sa mga bahura na nagdulot po ng polusyon sa pinag-aagawan teritoryo sa Pilipinas. Ayon po kay National Task Force West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya, China naman talaga ang sumira sa bahura at yaman dagat sa West Philippine Sea na nakaapekto sa kabuhayan na libo-libong Pilipinong mangingisda. Giit ni Malaya, kabaligtaran na akusasyon ng China. Lalo't sila naman talaga ang sumira sa Bajo de Masinloc, Rosal Reef, Escoda Shoal, Sabina Shoal at Pag-asa Case 1, 2 at 3. Magpapatuloy pa rin ang iba pa nating mga balita. Oras muna natin, alas 5.32 ng umaga. Tiki-tiki. Roy Vincent Trinidad, pinigilan ito ng barko ng CCG kasama ang anim na maritime militia vessel. Ngunit naging matagumpay naman ang medical evacuation. Magugunitan nito lamang Mayo ng harangin at banggain ng CCG ang isang medical evacuation ng may sakit na Navy personnel sa BRP Sierra Madre. Kinwestiyon ng abogado ni Kingdom of Jesus Christ, leader Pastor Apollo Kibuloy, ang 10 milyong pisong pabuya na alok ng pamahalaan at 1 milyong pisong pabuya naman sa 5 co-accused na naturang pugante. Gate ni Attorney Ferdinand Topacio, dapat ay magmula sa pampublikong pondo ang reward para sa ika-aresto ni Kibuloy at hindi mula sa mga pribadong individual. Kasunod ito ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary Belhor Abalos na pinag-ambagan ng kanyang mga kaibigan ang kakayahan o yung may mga kakayahang tumulong ang naturang pabuya. Una namang kinundina ni Kingdom of Jesus Christ, lawyer attorney Israelito Tarion, ang nasabing pabuya at iginiit na wala itong maitutulong. Sa halip, dapat anyang tugunan ng pamahalaan ang motion for reconsideration na inihain ni Kibuloy. Isang American national na sangkot sa child trafficking ang inaresto ng National Bureau of Investigation sa isang hotel sa Davao City. Yan ay habang na-rescue naman ang kasama nitong apat na babae kabilang na ang tatlong menor de edad. Inilala ng NBI Director Jimmy Santiago ang dayuhan na si Charles Franklin Armstrong na kinasuhan ng paglabaga sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 kaugnay ng Child Abuse Law. Ayon kay Santiago, sinagawa ang operasyon batay sa impormasyon na isa ring dayuhan ang tumutuloy sa hotel na nakakita kay Armstrong habang kinukunan ng larawan na ang menor de edad na biktima naman ng maninipis at maigsi ang suot sa pool area. Sa investigasyon ng NBI, posible ring ginagamit ng foreigner ang apat na babae dahil ang daming kondom na nakita sa inukupuhang hotel ng suspect bukod pa sa kondom na nakita sa basurahan. Binubusisipan ng NBI kung ginamit na pornography ang recording device at isang laptop computer na nakuha kay Armstrong. Hinimok naman ang Commission on Elections sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng kanilang sangguniang kabataan special elections bago sumapit ang 2025.
Ito ang inihayag ni COMELEC chairperson o Chairman George Garcia kasunod ng pag-promulgate sa regulations ng pagsasagawa ng SKSE. Sabi ni Garcia, kung maaari ay gawin sana ito ngayon sa buwan ng Hulyo o Agosto dahil magiging busy na rin ang COMELEC sa paghahanda sa 2025 local and national elections. Gugugol din daw ng dalawang buwan sa pag-aproba nito sa COMELEC at pagpiprint ng mga balota. Isipin niyo po, kung sakali po sila ay magpapatawag ng special election, baka po abutin kami ng mga before yung katapusan nitong Disyembre. Pero sana naman po, ang pakiusap natin sa mga LGU na nakikinig sa atin ngayon, sa Luel, mm-hmm. Huwag naman po sana maisagad na ng 2025. Dahil siyempre pagdating po ng Enero, kami po busy na sa mismong paghahanda para sa national and local election ng Mayo. So kung sakali po sana, dahil na-promulgate na natin yung guidelines natin, sana nga po yung mga panawagan sa pagpapakonduct ng special election ay mangyari ngayong Hulyo at Agosto. Dahil para po naman kahit paano abutin bago matapos ang taon na ito. Pantinig ni COMELEC Chair George Garcia. Samantala, ang Philippine Navy may plano daw po para hindi matulad sa 2012 standoff ang tapatan ng pinakamalaking Philippine Coast Guard at China Coast Guard ship sa Escoda Shoal. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parrosa. He says, tinayak ng hukbong dagat ng Pilipinas na may niluluto itong plano para hindi matulad sa 2012 standoff sa Scarborough Shoal. Ang tapatan ngayon ng China Monster Ship at Pier Pitera sa Magbanwa sa Escoda o Sabina Shoal. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi aalis ng presensya ng Pilipinas sa pag-aari nitong teritoryo. Ginawa na Trinidad ang pahayag matapos iangkla ng Chinese Coast Guard ang pinakamalaki nitong barko. Wala ng 800 yards ang layo mula sa pinakamalaki ring barko ng Philippine Coast Guard, itong Pier Pitera sa Magbanwa. Mayo pa nakadeploy ang PCG ship sa Escoda bilang tugon sa ulat ng itinatangging reclamation ng China. Pero nitong buwan lamang, pinasok na rin 165-meter vessel na CCG-5901, ang exclusive economic zone ng Pilipinas para pumoste malapit sa Magbanwa. Sa isang ambush interview sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Trinidad na pinarami ng Naval Forces West ang nagpapatuloy nitong pwersa sa katubigan at features ng bansa. Gayun paman, iniwan ito sa Western Command at PCG ang sagot kung magpapadala pa ng Navy ship ang Pilipinas. Iginiit naman ni Trinidad sa kabila ng tapatan ng dalawang pinakamalaking Coast Guard vessels na parehong bansa, hindi pa rin ito maituturing na standoff gaya ng nangyari sa Scarborough o Bajo de Masinloc noong 2012. Pakinggan natin si Rear Admiral Trinidad. The Philippine Navy has its own patrol plans through Naval Forces West. So our presence in the West Philippines has increased in the past six months to 1 year. But speaking about this standoff, or sending standoff, there's no standoff. Wala standoff. Ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DGRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, oras natin, alas 5.44. Kaunti muna ang paalala. Champion Supra Clean. Pilipinas! Nagpapatuloy pa rin ang ating balitaan sa Magandang Umaga, Pilipinas. Minus kong Angel Palmones, kasama niyo po Kisses Hobson. Lako tayo sa Caloocan. Meron pong criminology student na binaril. O delivery rider pala ang binaril. At criminology student ang bumaril. At yan ay hinahunting pa rin daw po ng pulisya. Marami natin ang detalye kay RH23 Edwin Duque. Miss Kisses, at patuloy pa rin tinutugis kayo na kalukan ng polis ay isang manong criminology student na karaan na barili nito ang isang online delivery sa Caloocan. Kinilala ito ni Police Colonel Chief of Paul Jade Doles. Ang biktima na si John Mark, 19 years old, ng Balagtas Street dito sa Barangay 43 sa Caloocan. Ay dito kay Police Colonel Doles, kumikilos ang kanyang mga tauhan para maaresto itong tumakas na suspect na si Jimwell, 23 years old, isang criminology student at residente naman ng bagong baryo sa Caloocan.
Sa initial investigation ng pulisya, alas 9 ng gabi nang maganap ang pamamaril ng salarin sa biktima sa General Perona Street sa Barangay 144 sa Bagong Baryo. Mabilis umanong tumakas matapos na barilin ang suspect at ito'y dumiretso sa di matukoy na direksyon habang duguan namang iniwan ng biktima. Na-recover ng mga tao ng Bagong Baryo Police ang sa ginawang parang operation ang kinapit na suspect sa Aguilar Street sa Barangay 139 Bagong Baryo. Kabilang ang isang Yamaha Mio Sport na tinangay umano ng suspect matapos ang insidente. Miskises sa mga oras ito ay patuloy yung mga pabukso-bukso pag-ulan sa bahagi ng Kabanapa, bagamat hindi malakas, pero tuloy-tuloy wala pa kanina ang mataling araw. Wala pa rin sa kaunanan sa Pilipinas, Lisa Reyes, ako si Aris 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Sinubukan naman na sumakay ni Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa sa isang bagon ng Metro Manila Rail Transit o MRT3. Kasama sa mga sumakay, si Japanese Ambassador Endo Kazuya at ilan pang opisyal ng Japan. Partikular na sinakyan ng mga ito ang bagon ng MRT3 na pinondohan ng Japan sa pamamagitan ng Official Development Assistance para sa rehabilitasyon ng light rail system. Ito ay isang araw lamang bago ang pakikipagpulong ni Kamikawa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at paglagda sa Reciprocal Access Agreement o yung RAA. Umabot sa 30 minuto ang tinagal sa loob ng tren ng mga opisyal na bumiyahe mula North Avenue hanggang Ayala. Bago ito, noong isaayos po ng Japan, ang 25 taong linya ng MRT3 madalas na nakararanas ng aberya noon ang mga tren. Babaeng sangkot naman sa 200 million peso investment scam sa Mindanao, na aresto naman ng NBI sa Delphine Alvano Isabela. Ang detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Kisses, nasukol ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang wanted na babaeng nakapanloko ng maraming investors sa kanyang meat shop business sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi. Bitbit ang tatlong warrant of arrest ng arestuhin sa kanyang bahay sa Delphine Albano Isabela. Ang suspect na kinilalang si Rosemary Guzman Alvarez, ayon kay NBI Director Judge Jaime Santiago. Modus ng suspect na si Guzman ang akitin ng kanyang mga target investors ng 40% na return of investment sa kanyang negosyo gamit ang social media. Dahil sa dami ng nabiktima ng suspect ay pinagputos ni Director Santiago ang malawakang manhunt operation hanggang sa matuntun si Guzman sa lalawigan ng Isabela. Sa pagtaya ng NBI, nasa mahigit 200 milyong piso ng halaga ng nakukolekta ni Guzman sa pamamagitan ng kanyang Silver Lion Livestock Trading Corporation sa Zamboanga City na walang kaukulang mga dokumento. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, oras natin, 4 minuto bago mag-alas 6. May kaunti pa tayong paalala. Maga, Pilipinas! Dalawang minuto na lang, mag-alas 6 na. Ay, paalala po sa mga residente ng Metro Manila, Cavite, Laguna at Bulacan. I-charge na ngayon pa lamang ang inyong mga cellphone, pati na yung inyong mga power bank. Asahan po ha, may mga maintenance po ang maintenance activities ang Meralco. Yan ay mula ngayong araw hanggang sa July 12, kaya asahan na po yung power interruption. May mga schedule po ang Meralco at tingnan po yan sa kanilang website o kaya naman sa kanilang Facebook. Good morning muna kay Jaime Esprado, Lloyd Ibanez Sacramento, Vernilio Sanyosa, Angelita Tuwiko, at ganoon din kay Tirso Torniado, Telemon Mamuwad, Edgar Fustera. Antabayanan niyo po ang mga susunod pang balita ha, may init na mga balita sa ACS kasama ang 2x2, Anthony Taberna, Katunying, at Jerry Baha. Ito naman po ang inyong nakasama sa pangalan ni Kong Angel Palmones.
Kisses Hobson, tuloy-tuloy pa rin sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Muli ang oras, isang minuto na lang, alas 6 na. Carbocysteine Sol.